Hello, good day to everyone. Welcome to another episode of Libreng Sit-In. Today, we are going to talk about yung part 2 ng theory ni B.F. Skinner on operant conditioning. Kung hindi mo pa napanood yung part 1, I highly suggest you first watch that before watching this para makonnect mo yung mga knowledge that you have learned in part 1 dito sa mga knowledge that we will discuss in part 2. So let's now go to my slide here. This is part 2 of Skinner's operant conditioning theory of personality. Bottom lines galing dito sa part 1, number 1, reinforce good behaviors or behaviors that you want to maintain. Isa yan sa pinaka doctrina or teaching of operant conditioning. If you see a behavior and you like that behavior and you like that person to keep on doing that behavior, anong gagawin mo? Sabi dito, you reinforce the behavior. You give that person a certain form of reward, something na masarap para sa kanya, something na mabuti para sa kanya, so that that behavior will be reinforced. So kung nakakita ka ng student mo na maaga pumasok at nagustuhan mo yung behavior na yon, gusto mo kasi maaga siyang pumapasok, you give that student reward to reinforce that behavior. Number 2, punish undesirable behaviors or behaviors that you want to stop. So, kabaliktaran naman ng number 2 o ng number 1 yung number 2. You see a behavior, you don't like the behavior, one way to make that behavior stop is to apply punishment. Halimbawa, nakahuli ka ng isang student mo na naninigarilyo and you don't like that student to smoke, you apply punishment. Ang expectation natin, when that student is punished because of smoking, then most likely, bababa yung kanyang frequency of smoking again. Kasi binigyan mo siya ng punishment. So, ganun lang yung prinsipyo ng operant conditioning theory. Our personality is all about reinforcement and punishment. Meron kang ganyang personality kasi by having that personality, you are being reinforced. Kaya ka introvert kasi meron kang mga bagay na gusto mo na nakukuha mo from being an introvert. And at the same time, you are an introvert because you are able to avoid. Meron kang mga naiiwasan by being introvert. So you combine those things that you get from being introvert and those things na naiiwasan mo by being an introvert, combine mo yung dalawang yon, you maintain being an introvert. It's all about rewards and punishment in the language of B.F. Skinner. Now, follow-up question, mahalaga rin ito sa operant conditioning. Which is more powerful in shaping personality, rewards or punishment? Between the two, sabi ng operant conditioning, everything is about reinforcement and punishment. Sino ang mas makapangyarihan in shaping human personality? That leads us to principle number 4, rewards are more powerful than punishment in shaping personality. So going back to that slide, diretsahang sagot na, mas makapangyarihan ang rewards over punishment in shaping personality. Question why? Bakit between rewards and punishment, mas makapangyarihan yung rewards over punishment? Because it is human nature to be attracted to rewarding things. Ganyan kasi yung programming ng brain natin. Our brain is naturally programmed to be attracted to things that are very reinforcing. Paano natin nasabi na nasa utak yan? Alam nyo ba yung mga utak natin, merong tinatawag na reward circuit. These are different parts of the brain responsible for being alert on rewarding experiences or rewarding things. Hindi mo na kinakailangan ituro sa brain para ma-attract siya sa mga bagay na masasarap. By nature, our brain controls us to be attracted to things that are pleasurable or that are rewarding. Yan yung mga different parts of the brain na kasama sa reward circuit, no? The hippocampus, the amygdala, the ventral tegmental area, lahat yan, i-combine mo, those are different parts of the brain that enables you to be sensitive to things na rewarding sa iyong paligid. Again, ulitin ko, kaya hindi mo na kinakailangan ituro pa sa tao to look after rewarding things. People, by nature, will always look for rewarding things,
for rewarding situations. We don't have to teach that because it is in the nature of our brain to be attracted to those rewards. Kaya nga, in many laboratory studies, very popular ito, no? Pakitaan mo lang ang tao ng drink na alam niyang matamis, mataas ang sugar, malamig, masarap inumin. Or pakitaan mo lang yung tao in the laboratory ng pera, cash. Studies show that by nature, naturally, the brain, yung going back, yung kanyang reward circuit will light up in the MRI. Which means that this reward circuit of the brain, every time it is exposed to rewarding things like this, malamig na inumin or pera, talagang nagiging active siya. It is in our nature to be attracted to rewarding things. Kaya nga may application dito, no, in the language of behaviorism or operant conditioning, one way to shape a person's behavior is to lure the person into the behavior. Ibig sabihin ng lure, gagamit ka ng reward para i-lead on mo yung behavior na gusto mong ma-shape doon sa tao. Like, for example, in this picture that you can see on your screen, let's say you want this employee to work. Gusto mo siyang mag-work harder. Paano mo siya tuturuan na mag-work harder using luring? Bibigyan mo ngayon siya ng rewarding thing na ipapa-anticipate mo sa kanya na makukuha niya in the future if he shows the behavior that you like. So kapag nagtrabaho ka ng maayos, kapag nagtrabaho ka ng magaling, this money, you will get it. So that person, habang nagtatrabaho siya ng maayos, at the back of his head, nakikita niya yung reward na makukuha niya kapag naging successful siya. In that way, you are able to lure that person's behavior. Na ano mo siya, no? Na convert mo siya sa pagiging masipag. Kanina naman, hindi siya ganyan kasipag eh. Bakit? Eh kasi wala pa siyang ina-anticipate na reward. Pero yung pinakita mo sa kanya, nung pinaalam mo sa kanya that he will be getting a big reward kapag nagsipag siya, then you have lured the masipag behavior into this person. Yan ang ibig sabihin ng luring. Another example of luring, how can you use this? Let's say you're a teacher and then you have a noisy classroom. Yung mga estudyante mo hindi nakikinig sa'yo, naririndi ka every time you teach, ang iingay nila. One way to do this, to deal with this, is to lure them into a quiet behavior. Paano mo gagawin yon? Two options. Number one, yung traditional na approach ng mga teachers, the threat of punishment. Don't be noisy or else. Karamihan ng mga teachers maganyan. Ganyan, di ba? Bibigyan ko kayo ng quiz, o ibabagsak ko kayo, o magpapalabas ako ng estudyante. Technique number two, and this is more in line with luring, gagamit ka ng reward para patahimikin sila. So you will say something like this, pag hindi kayo maingay for one straight week, meron kayong reward galing sa akin. O, tulad ng ano, siguro, kapag hindi kayo maingay ng one week sa klase, next week lahat kayo may plus 10 sa mahirap kong quiz. So instead of threatening a punishment, in luring, nagpepresenta ka ng reward that people cannot resist, such as yung sa example ko, plus 10. According to studies in many laboratory trials, most people or even most animals, sabi sa pag-aaral ni Skinner, would prefer that option, yung gagamitan mo ng reward. Rewards are more powerful in encouraging a behavior more than punishment. So ganyan mo patatahimikin yung classroom mo. Papa-anticipate mo sa kanila yung reward para gagawin nila yung behavior that you want them to do. In other words, you are going to lure them using that reward. Lure them into doing the behavior that you want them to do. In fact, kahit sa Biblia, kung a-analyze nyo, how was Eve tempted by the devil? She was lured into disobeying God. For example, in Genesis chapter 3, verses 2 to 4, the woman said to the serpent, "We may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden. And you must not touch it or you will die." Kasi dito kino-question ng serpent yung sinabi ng Diyos sa kanila, no? So lumaban dito si Eve, kinorek niya yung serpent. Ito ang sinabi ng Diyos. Pero look at how the devil continues to tempt Eve into disobeying God. He used luring. "You will not certainly die.
The serpent said to the woman, "For God knows that when you eat from it," there you go, the yellow words, ito na yung luring, "eyes, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil." Nasaan yung reward na ginagamit ng serpent to lure Eve into disobedience? Number one, your eyes will be opened. Number two, you will be like God, knowing good and evil. Kaya siguro itong serpent, marunong mag-operant conditioning ito, ginamit yung prinsipyo ni B.F. Skinner into luring Eve to sin against God. Very powerful talaga ang luring in shaping human behavior. Kaya alam nyo, going back here, Skinner's advice on discipline, marami kasing comments si Skinner, how to discipline people. Let's say again, going back, noisy classroom. Paano mo dapat disiplinahin ang isang tao na ayaw mo ang kanyang behavior? Well, you can have two approaches, no? Pwede kang mag-punishment. Pwede kang mag-punishment here. Pero, sabi ni Skinner, it will only have a short-term effect. Along the way, the person will learn how to overcome the fear that is caused by the punishment. Matututunan din niya yan na ma-overcome yung takot na binibigay ng punishment o ma-overcome yung pain na binibigay ng punishment. But reinforcement is more long-term. People will learn to do something, the behavior you want them to do, kapag meron silang ina-anticipate na reward in the future. Kapag ginawa nila yung behavior na gusto mong gawin nila. Okay, so ganyan daw dapat ang disiplina, sabi ni Skinner. Less on punishment, but more on reinforcement. Pero hindi naman niya sinasabing huwag gumamit ng punishment. Depende yan sa goal mo. If your goal is to stop the behavior short term, pansamantala, ayaw mo lang ma-express yung behavior na yon. Pansamantala, gusto mo lang manahimik itong taong to, apply punishment. Pero kung gusto mong matutunan ng taong ito ang manahimik, let's say for the rest of his or her life, then one way to do it is to apply reinforcement. Now, this is a very common question that students ask me when teaching this, when I teach this. What if the reward is already gone? And it makes sense. Paano kung halimbawa, hindi ka na nagkakapagbigay ng reward doon sa tao na sinishape mo? Ibig sabihin ba nun, babalik siya doon sa behavior niya dati? Ibig sabihin ba nun, mag-i-stop na yung behavior niya na nire-rewardan mo? The answer is no. In fact, kapag sa una, binibigyan mo ng reward yung correct behavior, and you do that automatically, okay? Nagkakaroon ng behavior and reward pairing. In other words, this is the first step. This is the foundation into helping the person form what we call habit. Pag sinabi mong habit o sa Tagalog na kagawian, di ba? These are automatic behaviors na gagawin pa rin ng tao even with the absence of rewards. So going back to that question, dati-rati mo na siyang binibigyan ng reward kapag ginagawa niya yung gusto mo. Ano mangyayari kapag one day hindi mo na siya binibigyan ng reward? Okay lang. Kasi nasimulan mo na eh, nasimulan mo na yung foundation of that person connecting the reward with the behavior. Kumbaga, meron na siyang habit at that time. Along the way, ma-develop na niya yung automatic behavior na pinoprogram mo sa kanya. So halimbawa, yung ayaw mo na siyang mag-smoke, every time na hindi siya nag-i-smoke, meron siyang reward. Binibigyan mo ng pera, binibigyan mo ng something. Isang araw, hindi siya nag-smoke, pero hindi ka nagbigay ng reward, okay lang yun. Kasi along the way, or in the process of doing that, naunahan mo na siya ng reward and behavior pairing. Nasimulan mo na. So more about that as we go along, no? I-explain natin kung paano ba na-form yung habit. But to answer this question, even if you stop giving the reward, basta merong kang starting point, no, na there was a phase where you were consistent in giving reward to the correct behavior, mame-maintain pa rin yung behavior na yan even with the absence of reward. Which leads us to principle number 5, the effectiveness of rewards in forming habits depends on the manner of giving it. So nasettle down na natin, mas maganda o mas makapangyarihan ang reward more than punishment in shaping behaviors. But according to Skinner, another
thing we need to remember in giving rewards to shape behavior is there are different ways on how to give rewards to shape a behavior. Yan yung tinatawag ni Skinner na schedules of reinforcement. Skinner believes, or Skinner said, that there are four types of schedules of reinforcement. Apat na paraan kung papaano ka magbibigay ng reinforcement. Una, meron tayong tinatawag na fixed ratio. Anong ibig sabihin ng palabasin ko lang yung marker ko, no? Anong ibig sabihin ng fixed ratio system? Completion of constant number of responses. Ibig sabihin lang yan, bibigyan mo ng reward yung tao kapag nagawa niya ang isang behavior na gusto mong gawin niya. Halimbawa, nakabenta siya ng 5 kotse. O, tuwing nakakabenta siya ng 5 kotse, meron siyang komisyon. Then, that is a fixed ratio system. Diba? Kasi, yung reward na binigay mo sa kanya ay nakadepende sa behavior na ginawa niya. 5 benta ng kotse equals 1 reward. Yung variable ratio naman, ibig sabihin yan, completion of changing number of responses. Basically, ang ibig sabihin ng variable ratio is, minsan meron, minsan wala. Halimbawa, going back to selling cars. Minsan, pag nakabenta siya ng 5 kotse, meron siyang reward. Pero minsan, pag nakabenta siya ng 5 kotse, wala. Kaya nga ang tawag dyan variable. Minsan meron reward, minsan walang reward. Paiba-iba, variable. It varies. Yung fixed laging meron. Tuwing 5 kotse, meron kang benta, meron kang reward. Sa variable ratio, minsan meron, minsan wala. Ano naman ibig sabihin ng fixed interval? Fixed interval means you give the person a reward after a certain amount of time. Pinakamagandang halimbawa sa fixed interval, yung pagsweldo ng empleyado. Diba sa pagsweldo ng empleyado, every 15 days yan, susweldo ka. So halimbawa, sumweldo ka ngayon. Mag-antay ka ng 15 days from now, susweldo ka ulit. Yan ay tinatawag na fixed interval. Kasi nakakasigurado ka na every 15 days or every 2 weeks susweldo ka, that is a fixed interval system. Ibang-iba naman yon sa tinatawag nating variable interval system. Dito, ganun ulit. Minsan meron, minsan wala when it comes to the amount of time that you wait for. So halimbawa, ang pinakamagandang halimbawa sa variable interval kapag naglalaro ka ng slot machine sa mga casino, halimbawa, di ba? Minsan meron, minsan wala. Hindi mo alam kung gaano ka katagal mag-aantay bago ka manalo sa slot machine. Minsan nananalo ka after 5 minutes, minsan nananalo ka after 10 minutes, minsan hindi ka nananalo ng 5 oras ka nang nag-i-slot machine. Yun yung tinatawag na variable interval. Para hindi kayo malito, no? Tatandaan nyo lang na yung ratio refers to the behavior that is done. Yung reinforcement nakadepende sa behavior na ginawa. Yung interval naman depende sa time na inantay ng tao to get the reward. Okay, maliwanag ba? Yun yung pinagkaiba nung apat na klase ng reinforcement. 4 different ways how to give reinforcement to a person. But I don't want you to miss the point here. Ang sinasabi ni Skinner dito sa kanyang schedules of reinforcement is, the bigger picture of giving rewards is, there are 2 ways, whether you give the rewards predictably or you give the rewards unpredictably. 'Di ba? Kapag nagbibigay ka ng rewards na predictable, ano 'yon? Fixed ratio and fixed interval 'yon. Alam ng tao kung kailan siya makakatanggap ng reward. Makakatanggap ako ng reward kapag nakabenta ako ng 5 kotse. Makakatanggap ako ng reward, mag-aantay lang ako ng 2 weeks. The person knows exactly when and exactly how he or she will get a reward. Pero doon sa dalawa, variable ratio and variable interval, these are the systems where the reward is unpredictable. Hindi mo alam kung kailan ka makakakuha ng reward. Yan yung variable ratio at variable interval. Minsan meron, minsan wala. Ang tanong, alin dito sa dalawang approaches na ito yung mas powerful in maintaining or in shaping behavior? Ang sagot ni Skinner, yung unpredictable rewards. And that includes, going back, yung variable ratio and variable interval.
So if you want to shape the personality of a person, gusto mo ma-shape yung ugali na yan, gusto mo ma-maintain yan, dapat ang sistema mo is unpredictable rewards, either variable ratio or variable interval. It is a very powerful schedule of reinforcement to maintain behaviors. In fact, dito nabubuo yung tinatawag nating habit. Kapag yung sistema mo sa pagbibigay ng reward, minsan meron, minsan wala, ang lakas niyan makashape ng personality. Okay, let me just demonstrate how is that done, no? The psychology of habit formation. Kapag gagamit ka kasi ng unpredictable reward system, again, either variable ratio or variable interval, you always start with the fixed ratio. Yun yung sinasabi natin kanina, no? Kung paano na-form yung habit. The first few times, ipapakita mo muna doon sa tao na fix yung pagbigay mo ng reward. Binibigyan mo siya ng reward every time ginagawa niya yung behavior na to, or binibigyan mo siya ng reward every time nag-aantay siya ng ganito karaming oras. That's step one. Dapat fix ka muna sa pagbibigay mo ng rewards. Good behavior equals reward. Step two. Dito ka na ngayon mag-shift from fixed ratio to variable ratio. Kumbaga, foundation lang yung fixed ratio. Kaya nga, going back to that slide na pinakita ko kanina, yun yung sinasabi ko. Behavior-reward pairing happens at the first phase. Mag-fix ratio ka muna dyan. One behavior, the behavior that you want to see is done, you give reward. For the first few times, fix ratio ka muna dyan. And then, mag-shift ka sa step 2, going back. Ayan. Now, you change to variable ratio. Minsan meron, minsan wala. So, kapag na-establish mo yan, step 1, na-establish mo yung connection between the behavior and the reward. Step 2, minsan meron, minsan wala na rin yung reward. Then, dyan na ngayon nabubuo yung habit. In fact, ang magandang halimbawa dito, bakit ba nagkakaroon ng habit na magsugal ang isang tao? Ganyan yan eh. Step 1, lagi kasi siyang nananalo. Nawiwili siya kasi sa unang mga trials na nananalo siya. Every time na sumusugal siya, may panalo. Fixed ratio yon. Pero, along the way, hindi ka laging mananalo. Along the way, minsan talo ka, minsan nananalo ka. Yun na ngayon yung variable ratio. So, kapag nasatisfy yung steps 1 and 2, then the habit of gambling begins to form. Ganun ang pagbuo ng habit. You start with fixed ratio, and then mag-shift ka sa variable ratio, then the habit is already formed. Other than gambling, isa pang halimbawa where we can understand why this happens, yung pag-check ng cellphone, ganyan din yan eh. Bakit ba yung mga tao talagang yung pag-check nila ng cellphone maintained na maintained? Diba? Going back to that slide, ganun din ang nangyari dun eh. Kasi tuwing umaga may nagtetext sa kanila. Yan kasi yung reinforcement when you use your cellphone, when somebody texts you, or when there is something in your phone. Tuwing umaga, alam mo na merong something sa phone mo. Merong magte-text sa'yo. So, every morning, you want to feel na may something sa phone mo, you get your phone, at meron nga, you get reinforced. Pero, hindi sa lahat ng pagkakataon merong something sa phone mo. Minsan nag-holiday, minsan nakakalimutan kang i-text ng nagte-text sa'yo tuwing umaga. So, there are mornings where walang meron sa phone mo. Walang nag-message, walang notification. So, minsan meron, minsan wala. Pero, yun na nga, nasatisfy na yung step 2, no? Darating ang panahon, tuwing pagising mo sa umaga, i-check mo yung phone mo, kahit na hindi ka sigurado kung may nag-text ba o wala. Kasi, nandoon ka na sa phase ng variable ratio. So, even if you are not sure if there is something in your phone, you will still check your phone and you will keep on checking your phone all throughout the day. Kaya marami mga tao silip ng silip sa phone eh, because of that sequence. Kaya nabuo yung ganung habit nila of checking the phone. Fixed ratio, and then nag-shift na sa variable ratio. Ganun na form ang habit. From fixed ratio, papunta sa variable. In fact, kahit yung mga dogs ganyan eh. Diba, halimbawa, tinuturuan mo sila mag-sit. Dog training, basic of dog training, operant conditioning yan eh. Sa unang phase, step 1, ang dog, eh, consistent ka dyan. Every time the dog sits, you give a reward. You give the treat. Siguro 10 trials, ganun yan. Sit, umupo, give reward. Sit,
umupo, give a reward. Now the dog will combine, will connect sitting with the reward. Iisipin niya, tuwing umuupo ako, may reward. Eh, gustong-gusto ko yung reward. Masarap yung treat na binibigay sa akin. So, tuwing maririnig ko yung sit, uupo ako to get that reward. Step 1 yon. Pero sa dog training, along the way, ife-fade mo eh. Ang tawag doon, ife-fade. No? Yung lilipat ka na sa variable ratio. Hindi mo na siya laging bibigyan ngayon ng reward. So, there are times when you say sit and the dog sits, hindi mo siya bibigyan ng reward. Okay? So, dadaan ka sa phase na yon na kapag pinapasit mo siya, wala na siyang reward. Ngayon, anong magiging dating noon sa utak ng aso? No? Kapag halimbawa ba, tumigil ka sa pagbibigay ng reward, ibig sabihin ba noon, hindi na siya susunod? Hindi, susunod pa rin siya. Kasi na-form na yung habit niya. Inside the dog's head, ang iniisip niya, susunod nga ako kasi baka meron. Although hindi ko sure kung merong reward, wag na tayong mag-ano, di ba? Baka meron, uupo na lang ako. Yun ang epekto ng variable ratio in maintaining that sitting behavior. So even if the dog is not sure if he or she will be rewarded kapag umupo siya, uupo pa rin siya kasi the dog will anticipate that there is a possibility na meron siyang treat na makukuha. Ganon ang pag-form ng habit. You start with fixed ratio and then you shift to variable ratio. I think the word here is the word anticipation. Ang habit kasi, kaya natin nabubuo yan, we always anticipate something. Yan yung ginagamit ng variable ratio or variable interval in shaping human behavior or in shaping human personality. Tinuturuan tayo na mag-anticipate ng mga bagay-bagay and that anticipation, yan yung nagpapamaintain ng behavior na gusto nating i-shape sa tao. Diba? Papasok yan ng maaga kasi baka may reward. Oh, yung klase, hindi yan mag-iingay kasi baka magbigay ng plus 10 si sir. Kaya nga sabi dito sa slide, diba? Anticipation is the electricity of childhood. That electricity means it fires you up to do certain behaviors because you are anticipating something. At para gumawa ka ng anticipation, no? Maging powerful yung anticipation ng tinuturuan mo, gagamit ka nga ng variable way of giving rewards. Minsan meron, minsan wala. In fact, believe it or not, according to studies in operant conditioning, kapag yung pagbibigay mo ng reward, very predictable. It's not a powerful way to maintain a behavior. Oh, kasi alam mong predictable, alam mo kung kailan ka makakakuha ng reward eh. Like for example, there was this one study. Tinignan nila yung level of motivation ng mga empleyado. Okay, in relation to kung kailan sila sa sweldo. Remember, yung pagkuha mo ng sweldo after 15 days, fixed interval yun eh. Pero nakita nila yung motivation ng mga empleyado, mababa ang kanilang work motivation kapag malayo pa ang sweldo. Pero magsisipag sila kapag nasa-sense nila na malapit na yung sweldo. Now, if you are an HR manager, you don't like that. Kasi gusto mo yung behavior ng mga empleyado, lagi silang masipag. Hindi yung kung kailan lang malapit yung sweldo. So if you are going to apply this principle na sinasabi natin sa variable way or unpredictable way of giving rewards, yun nga lang, medyo lalabag sa labor code, no? Ang gagawin mo dyan is magiging unpredictable kung kailan sila kukuha ng sweldo. Diba? So hindi nila alam kung kukuha sila ng sweldo ngayon or next week or next week. So ang tendency nila is lagi silang magsisipag para makakuha sila ng sweldo. O kaya gumawa ka ng policy na bibigyan ka lang ng sweldo kapag masipag ka. O, pero syempre, labag yan sa labor code, no? Dinedemonstrate ko lang to as an example of how giving rewards using variables work. Pero kung iisipin mo, halimbawa naging ganun yung sistema, bibigyan mo lang yung sweldo, i-release mo lang yung sweldo kapag masipag sila, no? So hindi nila alam kung kailan sila susweldo, hindi every after 15 days. Susweldo sila kapag sapat na yung sipag nila, araw-araw ngayon silang magsisipag to get the sweldo. Pero again, sa tingin ko nga, labag na yan sa labor code. This is only for the sake of explaining how variable rewards can shape behavior. O going back to this example, shaping students to go to class early. Laging nalilate yung mga estudyante mo. Gusto mong gamitin ng operant conditioning
para makapasok sila ng maaga. Step 1, again, you apply fixed ratio. Ito yung foundation ng habit formation. I-announce mo sa klase, simula next week, ang mga estudyante na maaga papasok, meron kayong reward sa akin. Siguro mamimigay ka ng candy o mamimigay ka ng plus grade. Ayan. Now, expect next week marami papasok ng maaga. Kasi alam nila pag pumasok sila ng maaga, may maganda silang makukuha. Okay? Now, i-continue mo yon ng 2 weeks but along the way, darating na ang step 2 where you are going to shift to variable ratio. Minsan, kapag pumasok sila ng maaga, may reward ka. Minsan, pumasok sila ng maaga, wala silang reward. So, hindi na nagiging predictable yung reward mo na binibigay sa kanila when they go to class early. So, again, don't be scared. Hala, baka pag nasense nila na hindi na predictable, babalik sila sa pagiging late. Hindi. Kasi nga, na-establish mo na yung habit nila na pumasok lagi ng maaga. At the back of their head, lagi na ngayon nilang iisipin na baka pag pumasok sila today, merong reward. Baka pag pumasok sila ng maaga today, baka sumpungin ka at magbigay ka ng reward. Kaya nga yun yung step 3 eh. Yung step 3, unti-unti mong i-fade yung reward. Unti-unti mong walain yung reward. Hanggang sa matuto na sila na mag-anticipate na kung meron silang makukuhang maganda if they go to class early. At malamang sa malamang, going back to that brain, no? Malamang sa malamang, their brain will always tell them to go to class early kasi baka may reward na makuha that day kahit hindi sila sure. Okay, so yun yung mga principles ni B.F. Skinner in the way you should give rewards to people. Let's close part 2 of B.F. Skinner by talking about how is operant conditioning applied in our everyday life. Alam nyo kung titignan nyo yung buhay ng tao, maraming mga pagkakataon makikita mo ang principles ng operant conditioning. Kaya nga sinasabi ko, operant conditioning theory is a very practical theory. Talagang ang dami niya mga practical applications. In our everyday experiences, in our everyday life, makikita mo yung application ng operant conditioning. Let me give you some examples. Number 1, addiction. Alam nyo ba na yung experience ng addiction, paano mo ipapaliwanag bakit ang tao na addict? This is very operant conditioning. At napakasimple lang ng explanation ng addiction when it comes to operant conditioning. Every time ginagawa ng tao yung behavior na nakaka-addict, nagkakaroon kasi siya ng reward na sobrang sarap, na sobrang rewarding talaga para sa taong yon. Take for instance, drugs. Kapag uminom siya ng drugs, mangyayari, yung katawan niya, bibigyan ngayon siya ng ultimate pleasure. And that ultimate pleasure will reinforce the behavior of that person taking drugs. So, ma-associate na nung tao yung drugs doon sa rewarding experience. Kaya, hirap na hirap ngayon siya makawala doon sa addiction niya. Kasi laging ina-anticipate nung katawan niya yung pleasure na makukuha niya kapag uminom siya nung drug. The same thing with gambling. The same thing with online gaming eh. Kaya maraming na-addict sa pagga-gambling and online gaming because when you do those behaviors, you get rewarded. For gambling, nakakakuha ka ng mga malalaking pera. For online gaming, nakakakuha ka ng excitement. Nalilimutan mo yung stress mo. Nalilimutan mo yung mga problema mo. So it's so addicting to do these behaviors because of the pleasure that you experience. Ganun din sa pag-Facebook. Bakit maraming tao talagang maintain na maintain yung behavior na laging nag-Facebook, the same principle, because of rewards that we experience when we check our Facebook. And I think one of the greatest rewards na nakukuha natin when we check our Facebook newsfeed is we read interesting things. Diba yung nalaman mo na mayroon kang isang kaibigan in a relationship na. Tapos curious ka ngayon kung sino yung ka-relationship niya, i-stalk mo ngayon kung sino yon. Diba? That is a very positive experience in checking Facebook. Or, meron kang nalaman na friend mo, gulat ka, break na sila ng kanyang boyfriend na 10 years sila. Yung ganong malaking balita, nakaka-reinforce yan na buti na lang pala, nag-check ako ng Facebook, no? Ang dami kong nalalaman. Pero ang Facebook, hindi laging may interesting thing. Minsan, meron kang round na nag-check ka ng Facebook, puro walang kwenta yung nakita mo. Oh. Pero yun na nga
nagiging unpredictable na. So you start with Facebook being predictable, tuwing nag-check ka, mukhang meron kang bagong natututunan lagi, pero along the way, habang check ka ng check ng Facebook, nag-shift ngayon yan sa variable ratio. Paminsan-minsan, merong reinforcing news, minsan wala, na may maintain tuloy yung habit mo sa pag-check ng Facebook. Kaya tuwing bukas mo ng phone, after you check the message, you go to Facebook to check kung meron ka bang rewarding news na pwedeng makita sa Facebook. Number two, operant conditioning can also explain kung bakit ang tao merong superstitious beliefs. Magandang halimbawa dito yung ginagawa ni LeBron James bago siya maglaro. Pupunta siya sa scorer's table, kukunin niya yung pulbo, ilalagay niya sa kamay niya, at isasabog niya ng ganyan. Ritual niya yan. For every game, he does that. Question, paano ito ipapaliwanag ng operant conditioning? Ganito yan, no? Sabi ng operant conditioning, siguro isang araw si LeBron James randomly ginawa niya yan for some reason. Napagtripan niya yung powder, nilagay niya sa kamay niya, and then he wants to be funny or he wants to do something different, sinabog niya sa ere. Again, ha? Randomly lang niya ginawa to. Now, during that day, when he did that, nanalo sila ng importanteng game. Naging maganda yung laro niya. Ang dami niyang points, ang dami niyang assist, nanalo yung team niya sa laro. So, what happened? That behavior, yung pakita ko dito, itong behavior niya na ito, na-reinforce because of that rewarding experience. At ano ang epekto niyan kapag na-reinforce yung ginawa ni LeBron dito, most likely, uulit-ulitin niya yan. And true enough, si LeBron, tuwing maglalaro siya, lagi niyang ginagawa yan. Whether he wins or he loses. Kasi malay mo, no? Malay mo, pag ginawa niya yan, baka manalo. Pero hindi pa rin natin alam kung mananalo o matatalo. But this is operant conditioning. This is how operant conditioning explains superstitious behaviors. Another example of superstition, yung paniniwala na tuwing New Year, suswertehin ka kapag merong bilog sa iyong lamesa. Tanong, saan kaya nanggaling yung idea na kapag New Year at merong kang bilog na mga bagay sa iyong lamesa, suswertehin ka? This is operant conditioning. Siguro isang araw, merong isang naniniwala dyan, for some reason, sinalubong niya yung New Year with round objects on the table. Bumili siya ng pakwan, bumili siya ng pongkan, nilagay niya sa kanyang table. Again, wala lang yun, ha? Feeling lang niya, gusto lang niya ilagay yung mga round objects na yon sa lamesa niya habang nag-aabang siya ng New Year. O ano nangyari? Aba, that year, sinuwerte siya. Naging boom yung business niya. Nag-boom yung business, ang dami niyang kinita. So that person, ang tendency niya, i-explain niya yung pangyayaring yon doon sa superstitious behavior na ginawa niya. Ah, kaya pala ako umaman this year dahil ginawa ko yan. Dahil naglagay ako ng mga bilog na pruta sa aking lamesa. So ano nangyari? That behavior, putting round fruits on the table, was reinforced by the prosperity of the person experienced on that year. So na-strengthen ngayon yung ganyang paniniwala. So ang nangyari, every New Year, basta tuwing mag-aabang siya ng New Year, lagi siyang merong mga bilog na bagay sa kanyang lamesa. Number three, operant conditioning can also explain traffic problems. Halimbawa, yung mga jeepney na laging humihinto kung saan-saan na nagkakos ng traffic. No? Don't get me wrong, meron naman mga jeepney drivers hindi ganyan, pero karamihan kasi ganyan, yung bigla na lang hihinto para kumuha ng pasahero. Question, saan nanggaling yung behavior nila na hihinto sila para kumuha ng pasahero? Variable ratio schedule yan eh. Siguro kasi kaya siya huminto doon sa kanto, dati, laging merong pasahero doon sa kanto na yon. So every time the driver stops in that street, laging merong mga pasahero na pumupunta doon. Pero yung street na yon, hindi laging meron. Merong mga araw na walang pasahero. Oh. So, naging variable ratio na siya. Nag-start siya sa fixed ratio, naging variable ratio, ayun na. So, tuwing dadaan ngayon yung jeep doon sa kanto na yon, mag-a-anticipate ngayon siya na baka meron, baka wala. At umaasa siya na baka meron. So, hihinto pa rin siya doon sa kanto na yon. Maraming kantong ganun. Maraming kanto ang variable ratio ang schedule. So, bawat kanto, ang jeepney biglang humihinto, nagta-traffic-traffic tuloy.
Kasi sa mga kanto na yon, minsan may pasahero, minsan wala. So umaasa sila na meron by stopping on those corners of the street. Kaya nagkakaroon ngayon ng traffic. Operant conditioning yan. Number 4, in relationships. How do you maintain relationships? Paano ba mag-i-stay sa'yo yung tao para hindi ka niya iwan, para hindi ka niya ipagpalit sa iba, para hindi siya magsawa sa relationship nyo? Well, operant conditioning will answer you. Dapat, dadamihan mo yung reinforcement doon sa partner mo. Again, no, this time, hindi na siya variable ratio. No? This is one of the few moments where fixed ratio works. So, dapat consistent ka na yung partner mo in a relationship, binibigyan mo siya ng rewards para hindi siya lilipat sa iba. And I think the Bible has something to say about this. Kung ano ba yung mga rewards na dapat mong binibigay sa iyong partner if you are in a relationship. Let me read for you that passage, no? From Romans, the book of Romans. Sabi dito, love must be sincere. Hate what is evil, cling to what is good. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Verse 12, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Share with the Lord's people who are in need. Practice hospitality. Bless those who persecute you. Bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice. Mourn with those who mourn. Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Alam nyo, you will all agree with me if I say, kapag gawin mo ito sa iyong relationship with someone, i-practice mo itong love in action na ito, i-practice mo yung mga behaviors na sinasabi dito, the relationship will be a very reinforcing relationship. At ang epekto niyan, that person will stay with you. Kaya nga napapakanta si Kenny Rogers ng Through the Years. Yan yung naranasan niya nung kinanta niya yung Through the Years kung sino man yung kinakantahan niya. I can't remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. I swear we've been through everything there is, can't imagine anything we've missed, can't imagine anything the two of us can't do. Tapos sabi niya sa chorus, through the years, you've never let me down, you turned my life around. The sweetest days I've found with you, through the years, I've never been afraid, I love the life we've made, and I'm so glad I've stayed right here with you through the years. Gusto ko i-emphasize yung sinabi niya dito, no? I'll stay with you. Ito to. I'm so glad I've stayed. Nagstay siya, no? Yung stay dito, it's a maintenance of behavior, yung sinasabi natin kanina. Ibig sabihin itong taong ito, paulit-ulit siyang nagii-stay doon sa relationship. Question: what made him stay in this relationship? Yung mga positive experiences na nakuha niya dito. This relationship is very reinforcing. Bakit kaya reinforcing? Sinunod kasi yung nakasulat dito sa Book of Romans. Okay? Yan ang relationship principle ng operant conditioning theory. Okay, number 5. Alam nyo ba ang operant conditioning, meron ding application ito sa ating spiritual life? In fact, I would say, one way that God deals with people, deals with His children, meron din pagka-operant conditioning eh. Paano ko nasabi? For example, how does Jesus or how does the Bible shape Christian behaviors? Ang sabi sa Luke 6:35, but love your enemies. Si Jesus ang nagsasalita dito, and do good and lend expecting nothing in return. And your reward will be great. May reinforcement to. Diba? Meron siyang pinapagawa. At yung pinapagawa niya, meron siyang pinapa-anticipate na reward. And your reward will be great. Gamitin ko lang yung marker ko dito. Your reward will be great.
and you will be sons of the Most High, for He Himself is kind to ungrateful and evil men. In fact, in biblical language, ang tawag dito is the day of the Lord. Kailan mo makukuha yung reward na yan na great? Kapag sinunod mo yung sinasabi ni Jesus dito, you will get a reward that is great. In the Bible, ang tawag doon, day of the Lord. Makukuha mo yung reward mo on the day of the Lord. Tanong, kailan ba mangyayari yung day of the Lord at makukuha mo yung reward na para sa'yo because you followed what the Bible said? Aba, 2 Peter 3:10 yan. But the day of the Lord will come as unexpectedly as a thief. Hindi mo alam kung kailan. Diba? So, ibig sabihin, variable ratio ito. Gagawa ka ng mabuti ngayon, pwedeng may reward ka ngayon, pero pwedeng ang reward mo sa eternal, sa eternity na, hindi sa mundo. So, minsan, re-reward ka ng Diyos for doing something good, minsan, hindi, kasi yung reward na yon eh, nandoon na sa eternity. Diba? Variable ratio yan eh. At some point, variable interval din yan. But the bottom line here is, yung use of unexpected rewards, kung kailan mangyayari, it's a very powerful way to maintain Christian behaviors. In fact, sinabi rin sa Revelations eh, look, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. Meron kang reward na dapat i-anticipate. Lahat ng kabutihang ginawa mo, eh makukuha mo yan soon when the Lord comes back. Eh kailan nga magka-comeback si Lord? Yun na nga, unexpected. Darating na lang siya. And I think that kind of framework, no, anticipating rewards unexpectedly kung kailan, it's very powerful to maintain a lot of Christian behaviors. So sana na-convince ko kayo, based on those slides, that operant conditioning, napaka-common talaga niyan in our everyday life. So that ends our discussion on Skinner's operant conditioning theory. Again, ang comment ko sa theory, very practical ito. Marami tayong mga ginagawa pang araw-araw. Marami tayong mga patterns of behavior. Meron tayong ganong mga patterns because of operant conditioning theory. Magandang seat work pala yan, no? Or personal reflection. Mag-isip ka ng mga aspeto ng personality mo ngayon na sa tingin mo, epekto ng operant conditioning. That's one way for you to analyze yourself using operant conditioning theory. I hope you learned something from this video. Again, tulad ng paulit-ulit kong sinasabi, if you know anyone who needs to listen to this video, or if you know anyone who has a need to understand operant conditioning theory, you have my permission to share this video to that person. Thank you for listening, everyone. I'll see you next time. God bless.